ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig, mga kaibigan. Ako po inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Ebony Sahonia. Nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, sa pagpapabuti ng ating kalusugan, at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Meron po akong reminder na gusto i-share sa inyo, mga kapatid. Ang sabi po, "Let your love for God change the world, but never let the world change your love for God." Ang pagmamahal po natin sa Panginoon, gamitin po natin ito upang magbago itong mundo. At huwag nating hayaan na baguhin tayo ng mundong ito at ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Nais po namin kayong padalhan ng aklat aralin sa Biblia. Kung meron po kayong katanungan o ano po inyong gusto iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. O di naman po kaya sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At pwede rin po kayo mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lamang po ang bibleschools.com/Central Luzon. Sa buhay, pamilya, ay makakasama pa rin po natin si Ma'am Ardy sa pagtalakay sa series na What Makes Life Meaningful. At sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa paksang Standing on the Promises. Ngayon po, dadako na po tayo sa bahaging buhay, pamilya. Isang magandang araw muli ang nais kong ibigay sa bawat nakikinig ng ating programa dito sa Adventist World Radio Manila, Tinig ng Pag-asa. At ako ay nalulugod na patuloy niyong sinusubaybayan ang programang Buhay Pamilya. At sa pagpapatuloy ng ating programa na kung saan ang ating tema ay kung paano magiging makabuluhan ng ating pamumuhay, sa oras na ito, kaibigan, ay ating pag-aaralan kung ano ang mga dahilan kung bakit dapat kang magkaroon ng positibong saloobin o ito yung tinatawag nating positive attitude. Ang pagkakaroon ng positive attitude o positibong saloobin ay madalas na binabanggit bilang isang pangunahing dahilan para sa individual success at pangkalahatang kalusugan ng negosyo. Ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng positibong saloobin ay halos walang katapusan. Sa katunayan, walang sino man ang nagsabi na ang pagkakaroon ng positive attitude ay nagdudulot ng mga problema. Kaya pag-isipan ito. Kailan mo ba naisip na ikaw ay nababahala sa positibong saloobin ng taong iyon? Hindi lang ito nangyayari. Ang mga positibong saloobin ay matatagpuan sa mga positibong tao at gustong-gusto ng lahat na magkaroon nito sa kanilang buhay. Sa kabutihang palad, maaari kang gumawa ng positive attitude at ang sumusunod na mga kaisipan ay magbibigay sa atin ng mga idea kung paano tayo magkakaroon ng positive attitude. Una, alam nyo ba na kapag meron tayong positive attitude, ay ito ang magiging epekto nito. Magkakaroon ka ng magandang kalusugan. Mas malusog ang mga taong may positive attitude. Alam nyo, may mga medical journal na nagsasabi ng marami. Ngunit, alam nyo, tignan natin ang
iyong buhay. Tignan mo ang iyong buhay. Ikaw ba ay positibo? Ang mga may positibong saloobin sa pangkalahatan ay nabubuhay ng mas mahaba at mas mahusay. Nakatuon sila sa pangangalaga sa kanilang sarili at nananatiling kasangkot sa lahat ng uri ng mga aktibidad. Sa madaling salita, meron silang layunin sa kanilang buhay. Alam niyo ba na ang susi sa kalidad ng buhay ay ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba at layunin? Ang pagkakaroon ng positive attitude ay ginagawang mas hilig ng mga tao na maghanap ng mas magandang buhay. Kaya kung ikaw ay may positive attitude o positibong saloobin, kaibigan, alam mo, mas maswerte ka dahil mas mahaba pala ang buhay mo dahil sa positive attitude na meron ka. Ikalawa, alam niyo ba na ang positive attitude ay nagbibigay ng kayamanan? Napatunayan na ang mga taong may positive attitude ay kadalasang nasa mas magandang posisyon sa pananalapi kaysa sa mga taong walang positive attitude. Kung ang positive attitude ay umiral, bago makuha ang yaman ay hindi material. Ang mahalaga ay ang saloobin ang naroroon. Maraming mga tao na may positibong saloobin ay may ganitong karanasan na nagkakaroon sila ng material na kayamanan pero nararamdaman nila na hindi talaga iyon ang nagbibigay ng pagiging positibo nila sa pamumuhay, kundi iyong talagang pag-uugali, yung saloobin talaga ang siyang nagpapalakas ng kanilang tagumpay. Ayan. Ang susunod, kapag tayo ay merong positive attitude, maganda ang ating pakikipagkapwa-tao. Alam ninyo, ang pagkakaroon ng positive attitude ay nangangahulugan na mas maraming tao ang nais kang makasama. Ang ilalim na linya ay hindi lahat ng may positibong saloobin ay isang palakaibigang tao. Ngunit ang mga tao ay nangangailangan ng pakikisalamuha sa iba't ibang antas. Walang gustong makasama o walang tao na gustong makasama ang mga negatibong tao dahil sino ang gustong sumama na ang lagi mong maririnig sa iyong kasama ay puro negatibo? Hindi ba? Ang pagiging positibo ay nangangahulugan na makakatagpo ka ng ibang mga positibong tao at mayroong walang katapusang mga benepisyo na idinudulot ito kapag ang mga kasama mong mga tao ay puro positibo. Ang susunod, kapag mayroong positive attitude, ikaw ay magiging productive. Ang pagkakaroon ng positive attitude ay nagbibigay daan sa iyo na maging produktibo ka sa trabaho at sa paligid ng iyong tahanan. Ang mga taong may positive attitude ay regular na nagtatakda ng mga layunin at nakakamit ang mga ito. Naniniwala sila sa kanilang mga kakayahan kasama ang kanilang kakayahang malampasan ang mga hadlang. Siyempre, ang pagiging produktibo ay lubos na pinahahalagahan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa iyong personal na buhay, ito ay lubos na mahalaga. Ang pagiging regular na magawa ang mga bagay ay makikita sa isang pagiging positibo. Ano pa? Pagtagumpayan ang mga balakid. O, lahat tayo ay may mga paghihirap sa ating buhay. At sa mga negatibong pag-uugali, ang mga paghihirap ay nagbabanta sa atin. Sa isang taong may positive attitude, ang mga hadlang ay bahagi lamang ng buhay at isang bagay na dapat lagpasan. Ang paniniwala na ito ay, alam nyo, kapag ikaw ay may positive attitude at dumaan sa iyo ang isang pagsubok, ang sasabihin mo ay, ito ay lilipas din. Ito ay mapagtatagumpayan ko. Yun ang mga sinasabi ng mga
taong may positive attitude at pinahihintulutan lamang nila na ito ay dumaan sa kanila, pagkatapos nun ay kayang-kaya nilang tayuan ang mga karanasan nila dahil sa sila ay naging positibo sa buhay. Ano pa? Nagiging makabuluhan ang relasyon kung ikaw ay may positive attitude. Katulad ng pakikisalamuha, ang mga tao ay kailangang magkaroon ng relasyon sa iba. Maging ang mga relasyong ito ay pagkakaibigan, mga relasyon sa lugar ng trabaho, o higit pang matalik na relasyon. O ito yung tinatawag natin na relasyon ng mag-asawa, halimbawa. Ang pagkakaroon ng positibong saloobin ay nagdaragdag sa lalim ng mga relasyon na ito. Nagiging transformative pala ang mga relasyong ito sa halip na may negatibong saloobin. Kaya alam ninyo kung positive attitude ang iyong ginagawa sa araw-araw, mas nagiging maganda ang pakikipagrelasyon mo sa iyong kaibigan, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, dahil maganda ang mga naririnig nila sa iyo. Kaya maganda pala itong i-promote itong positive attitude. At ang huli, mga kaibigan, ang nanais kong ibahagi sa inyo sa oras na ito, ang isang taong may positive attitude ay nagkakaroon ng aktibong pag-iisip. Ang isang taong may positive attitude ay may aktibo na mausisa na isip. Anong ibig kong sabihin? Palagi itong mga taong ito, sila yung palaging naghahangad na matuto ng higit pa tungkol sa mundo sa kanilang paligid bilang karagdagan sa pagtupad sa kanilang mga responsibilidad. Ito ay karaniwang mga taong mahusay na nagbabasa, at kahit nakulang sila sa formal na edukasyon, sila ay mausisa at palaging nakahahanap ng kung ano ang magpapasigla sa kanila. Alam niyo mga kaibigan, marami na tayong nakilalang mga tao na kung sila ay may positive attitude, kahit na wala silang mataas na pinag-aralan, kung sila ay may positive attitude, nagiging matagumpay ang kanilang pamumuhay. Even in our work, hindi ba? Napakasaya kaya kung ang iyong mga kasama sa trabaho ay puro sila positive. Na alam ninyo, ang mga positibong tao, kapag nakasama mo sila, nakakabigay ng encouragement ito kasi pagbubutihin mo rin ang iyong gawain. Dahil nakikita mo sa kanila na wala kang makikitang negative, wala kang makikitang kapintasan sa kanilang mga pananalita dahil ito ay nagiging bahagi na ng kanilang buhay. Kaya alam niyo mga kaibigan, sa oras na ito, tatandaan natin ang mga bagay na magiging epekto, magiging incentive kung tayo ay merong positibong saloobin o pagkakaroon ng positive attitude. Tandaan natin, walang asenso kung puro negatibong pag-iisip ang meron tayo. Alam niyo, kung minsan nakakalungkot kasi yung mga taong puro negatibo ang sinasabi, ang kanilang mga iniisip na mga idea, ay sila yung walang nagagawa. Kasi nga, umpisa pa lang, ay negatibo na sila. Subalit, ang mga tao na merong positibong pag-iisip, sila yung maraming natatapos, maraming proyektong nagagawa dahil sa simula ay naging positibo na sila na matatapos nila ang mga ito. At nais kong iwan bago tayo magtapos, mga kaibigan, ang isang talata mula sa Philippians 4 verse 8. Ang sabi dito, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal,
matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Mga kaibigan, ang mga salitang aking nabanggit ay mga salitang binibigkas, ginagawa ng mga taong may positibong saloobin. Kaya sa araw na ito, ang aking hamon, maging positibo nawa tayo. Kaya muli, kayo ay aming inaanyayahan na patuloy na makinig, magsubaybay sa programa dito sa Adventist World Radio Manila, Tinig ng Pag-asa. Thank you, Ma'am Ardy. Mga kaibigan, importante po na tayo ay may positibong saloobin. Kaya mga kapatid, tayo ay maging positibo sa ating buhay. Kung meron po kayong katanungan o naman po yung gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. O di naman po kaya sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayong mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang po ang bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahaging ito, tayo po ay makarinig ng isang awitin. Maraming salamat po sa mensahe ng awit. Dumako na po tayo sa pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay Standing on the Promises. Bigyan na po natin ang pagkakataon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa ating serye na may kinalaman sa mga kalalakihan sa Biblia
na ating kapupulutang aral ang kanilang naging buhay. Patuloy tayo sa karanasan ni Josue, ang successor ni Moses. Kaibigan, inabang napagbulay-bulay ang katapatan ng Diyos. Maaring ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, subalit nakikita mo ang patnubay ng Diyos, ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako. Si Josue ay naranasan ang tagumpay sa kanyang pakikipaglaban. Ang kanyang hinarap na pakikipaglaban ay gayon na lamang, subalit sa patnubay ng Diyos, siya'y nagtagumpay sa kanyang pakikipaglaban. Sapagkat kanyang naranasan ang katapatan ng Diyos sa kanya. Tayo rin sa ating mga buhay, sa araw-araw ay ating naranasan ang pakikipagpunyagi, ang pakikipaglaban sa ating buhay sa araw-araw. Maaring ang ating kinakaharap na suliranin ay between life and death. O kung minsan naman tayo ay napapaharap sa isang karamdaman. Katulad nitong COVID-19 na ito, naranasan ko din ang COVID-19 na ito at ang kaaway ay merong sinisiksik sa iyong isipan, ikaw ay hindi mabubuhay, ikaw ay hindi gagaling, subalit ang Diyos ay meron siyang pangako. Kaya nga naranasan ko ang pagkapagaling ng ating Panginoon. Marahil kaibigan ang iyong karamdaman ay kanser. Subalit ang Diyos ay gumawa ng isang himala. Ikaw ay kanyang ginamot at ikaw ay muling lumakas sa iyong buhay. Maaring ang kinakaharap mo ay discouragement, pagkasira ng loob. O kaya naman ikaw ay umaharap sa isang conflict sa buhay mo. Isang bagay na tunggalian sa iyong buhay, nanupat ang conflict na ito sa tao. Marahil ito ay sa iyong employer. Ikaw ay isang employee at pagkatapos ngayon, ang pakikitungo sa iyo ng iyong employer ay hindi maganda. O kaya naman sa iyong kapitbahay. Marami tayong kinakaharap sa ating buhay sa araw-araw. Papaano nating aharapin ang mga ito? Merong mga suliranin na parabagang imposible na na tayo ay makakaranas ng tagumpay laban sa mga suliranin sa ating buhay. Kaibigan, si Josue ay nakaranas ng mga suliranin sa kanyang buhay na samantalang siya ay naging kapalit ni Moises na manguna sa kanyang bayan. Sinasabi sa aklat ng Josue 1:1-2, nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Hordang ito, ikaw at ang buong bayan ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Kaya nangusap ang ating Panginoon sa kanya at kung bakit binanggit yung kanyang ina na si Nun ay meron siyang malaking papel na ginampanan sa tagumpay ni Josue. Sapagkat ang kanyang mother na si Nun ay siyang nagturo nung siya ay bata pa. Nabuhay siya sa panahon na merong captivity, na merong slavery, nanupat ang bansang sumasakop sa kanila ay ang bansang Egypt. At sa ganong klaseng karanasan, siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga suliranin sa kanyang buhay. Bakit nagawa ni Josue ang ganitong pagtatagumpay sa kanyang karanasan? Napakalaki ang kanyang responsibilidad sapagkat siya ang kukuha sa lugar ni Moses na
siya ang mangunguna kung papaano ang bayan ng Diyos ay makatawid sa mga suliranin sa kanilang buhay hanggang sa sila ay makapasok sa lupang pangako. Naranasan ni Moises ang kanyang lingkod ng Diyos at gayon din ang sumunod si Josue na hinarap ni Moises sa kanyang kapanahunan at nakita ito ni Josue ang kahirapan. Ang kung minsan ang bayan ay lumalaban sa kanyang leadership at kung minsan sila ay gustong bumalik sa Egypt, lalo na kapag ka sila ay walang makain, walang mainom, katulad nung sila ngayon ay nakasapit sa isang lugar ng Mara, merong tubig pero mapait, kaya ang sabi ng ating Panginoon kay Moises na kumuha ka ng sanga ng punong kahoy at pagkatapos ilagay mo sa tubig at ang tubig ay nainom nila. Ganito yung kalagayan ng bansang Israel, na tila baga para bagang matigas ang kanilang loob na nagkukulang sila ng pananampalataya. At kung bakit sila nagtagal sa kanilang paglalakbay, dapat sana ito ay isang linggo lang sa kanilang paglalakbay at sila ay makasapit na sa lupang pangako. Subalit, nagtagal sila because of their unbelief, yung kanilang hindi paniniwala sa mga pangako ng ating Diyos. At ngayon si Josue, siya ang pumalit kay Moises, papaano niya akayin ang bayan ng Diyos at papaano sila susunod sa kanyang leadership. Kaibigan, si Josue, sa kanyang pangunguna, nang hawak siyang matibay sa mga pangako ng ating Diyos. Ang sabi ng ating Biblia, ayon sa Aklat ng Josue, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 9, narito ang mga pangako ng ating Panginoon kay Josue sa kanyang leadership. Ang wika sa versikulo 3, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibibigay ko na sa iyo gaya ng sinabi ko kay Moises. Mula sa Ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa malaking ilog ng Euphrates sa buong lupain ng mga Hetiyo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging iyong nasasakupan. Walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin, hindi kita iwan ni pababayaan man. Kaibigan, napakaganda itong pangako ng ating Panginoon na ating ding pagbulay-bulayin itong pangakong ito sa ating pagharap sa maraming suliranin sa ating buhay. Ang sabi nga ng ating Panginoon, walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo. Kung ikaw man napapaharap sa isang malaking labanan at tila baga may mga taong laban sa iyo, ang sabi ng ating Panginoon, sino mang tao ay walang magtatagumpay laban sa iyo, ang pangako ng ating Panginoon. Sa lahat na mga araw ng iyong buhay, sa makatawid habang siya ngayon ay nabubuhay, siya ay maging matagumpay sapagkat ang Diyos ang suma sa kanya. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, kaya binigyan ng halimbawa na kung papaano si Moises ay pinatnubayan ng Diyos, gayon din ang wika niya, ikaw ay aking papatnubayan. Ako'y makakasama mo rin, hindi kita iwan ni pababayaan man. Kaibigan, kapag ka ganito ang pangako na ito ay palaging nasa ating mga puso't isipan, hindi ka mawawalan ng pag-asa sapagkat alam mo ang tagumpay ay mararanasan mo sapagkat ang Diyos ay suma sa iyo. Kaibigan, itong pangakong ito kay Josue ay pangako rin ng Diyos sa iyo at sa akin sa araw-araw nating pamumuhay. At pagkatapos ang sabi sa versikulo 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti
sapagkat ipamamana ko sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. At pagkatapos ang sabi pa sa versikulo 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang ng mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pupunta. Sa makatwid, hindi ka pupunta sa bandang kanan, sa bandang kaliwa. Diretso ang iyong tingin sa Panginoon, huwag mong aalisin ang iyong tingin sa Kanya sapagkat ikaw ang wika ay Kanyang pinapatnubayan. Kaibigan, itong pangakong ito ng ating Diyos ay pangako sa iyo at gayon din sa akin. Nanupat, ikaw ay magkakaroon ng tagumpay. Tayo ay mayroong kalaban na hindi nakikita. Hindi laban sa pakikipagdigma katulad sa ating panahon ngayon, gumagamit ng mga baril o anuman mga weapon na ginagamit sa kanilang pakikipaglaban, sapagkat ang ating kalaban ay hindi natin nakikita, laban sa mga prinsipales ng kadiliman. Subalit ang Diyos, ang wika niya, hindi kita iiwan, at ang wika, ako ay sumasayo. At pagkatapos ang wika pa sa versikulo 9, hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpakalakas. Magpakalakas ka sa mga pangako ng Panginoon at sa Kanyang patnubay sa iyo. At magpakatapang na mabuti, huwag kang matatakot ni manlulupaypay sapagkat ang Panginoong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaraon. Kaibigan, bakit ka matatakot kung ang Diyos ay kasama mo? Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, kung ang Diyos ang wika ay sumasayo, bakit ka matatakot? Ang sabi sa English, if God is with us, who can be against us? Kaibigan, ang Diyos ay may pangako. Ang sabi niya, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. At yung tagumpay na ibinigay ng Diyos kay Josue, ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinto 15:57, ganito ang sinasabi ng Biblia. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, noong ang ating Panginoon ay nagbata sa krus, Kanyang ginawa yung ganong klaseng tagumpay sapagkat siya'y namatay sa krus. Subalit ang Kanyang kamatayan ay isang pagtagumpay sapagkat ang sabi ng Biblia, in death there is victory. Bakit ka matatakot? Ang Diyos, ang wika ay sumasayo. At ito pa ang pangako ng ating Panginoon ayon sa aklat ng San Mateo 28:20, ang wika, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yung sinasabing Emmanuel, God with us. At bago umakyat sa langit ang ating Panginoon, Kanyang pinangako ang mga aliw, ang banal na espiritu. Nanupat ang presensya ng ating Panginoon ay sa pamamagitan ng banal na espiritu, Kanyang pinangako ang mga aliw na nagpapalakas sa atin na anupat yung Kanyang mga pangako ang nagsisilbing mga kagamutan sa ating kalungkutan sapagkat ang Diyos ang sumasa atin. Ang sabi pa sa ating banal na kasulatan na muling binanggit ng lingkod ng ating Panginoon na ito ay Kanyang pangako sa aklat ng Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5 at 6, ganito ang ating mababasa. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masyahan na kung anong mayroon kayo sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iwan o pababayaan man,
Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Kapag ka ang isang tao ay sumusunod sa Diyos, marami siyang mga obstacles sa kanyang buhay. Marami siyang mga balakid, mga pagsubok ngayon na nangyayari, naharap niya sa kanyang buhay. Subalit kaibigan, anuman ang mga balakid na ito ay ating malalampasan sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan ang wika ng ating Panginoon. At ano ang magagawa ng tao kung ang Diyos ang kasama natin? Merong mga karanasan ang bayan ng Diyos sa nakalipas na panahon na kung papaano ang Diyos pinatnubayan sila, ang kanilang mga kalaban ay mga giant na katulad ni David, hindi pa siya hari noon sa bansang Israel. Kanyang kinalaban ang isang giant na si Goliath. Pero ang kanyang ginawa, kaibigan, ay nagtiwala sa Diyos. At ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay gayon na lamang positibo ang kanyang pananaw sapagkat ang Diyos ay suma sa kanya. Kaibigan, bakit ka matatakot? Sa ating panahon ngayon ay laganap ang mga krimen, laganap ang mga nakawan, laganap ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ang wika ay meron siyang pangako sa atin. At ang sabi pa sa aklat ng Isaiah 41:10-13, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mapapahiya at malilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay mawawala ng kabuluhan at mapapahamak. Iyong hahanapin sila na nakikipaglaban sa iyo, ngunit hindi mo sila matatagpuan. Sila nakikipagdigma laban sa iyo ay matutulad sa wala, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang umahawak ng iyong kanang kamay. Kaibigan, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon sa kanyang lingkod na si Josue. At ang sabi pa, ako ang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. Kung ganito, kaibigan, ang pinangako ng Diyos kay Josue, ikaw din at ako, na kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, kaibigan, ang mga pangakong ito ay pangako ng Diyos sa ating lahat. Bakit tayo matatakot? Nasa atin ang Diyos. Kaya nga, sa pangyayaring ito, sa mga pangako ng ating Panginoon kay Josue, hinarap niya yung mga kalaban at gayon din hinarap niya yung mga hamon sa kanyang leadership. Hindi siya nagpatinag sapagkat alam niya ang Diyos ay suma sa kanya. At dahilan sa pangyayaring ito, nagtapat si Josue sa Diyos at siya ay hindi nasiraan ng loob. Siya ay nanampalataya sa ating Panginoon, kaibigan. Ang sabi sa aklat ni Josue, Kapitulo 21, versikulo 43-45, kaya't ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno, at nang kanilang matanggap ay nanirahan sila doon. At binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa bawat panig gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno, wala ni isa sa lahat ng kanilang mga kaaway ay nagtagumpay sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang kaaway sa kanilang kamay. Yung mga giant, sa kanilang tingin para bagang hindi sila kayang lumaban. Napakadami ng kanilang mga kalaban, kaibigan. At ang Jericho
ay napapaligiran ng mataas na pader. Subalit sinabi lang ng Diyos, kayo ay sisigaw ng sabay-sabay. Anong nangyari? Nasira ang wall ng Jericho. Kaibigan, sa ating pamumuhay, walang matatag na wall ng kasalanan at ng kahirapan na hindi nating kayang harapin na kapag ka ang Diyos ang sumaatin. At ang sabi pa sa versikulo 45, wala ni isa sa lahat ng mabuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Sa makatwid, ang lahat ng mga pangako ng Diyos kay Moises at gayon din kay Josue ay nangatupad. Ang wika ng Biblia, nagkaroon sila ng kapayapaan. Nanupat, nagkaroon sila ngayon ng pagkatagumpay sa kanilang mga kalaban. Pinabura ng Diyos ang kanyang bayan sapagkat may pangako sa kanyang mga ninuno. Ganito ang kanilang karanasan, kaibigan. Kaya kung ito ay naging karanasan ng bayan ng Diyos sa pangunguna ni Josue noong unang kapanahunan, hindi ba ito ang pangako ng Diyos sa atin na bilang kanyang mga anak? Kaibigan, bakit ka matatakot sa maraming mga suliranin? Ang sabi ng Panginoon, hindi mo problema ang iyong pagkain, ang iyong inumin, ang iyong susuot. Ang kailangan mo lang, hanapin mo ang aking kaharian at ang aking katwiran, at ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay na ito ay aking idaragdag sa iyo. Napakagandang pangako ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng ating Biblia, sa aklat ng John 19:30, nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Sa pagkamatay ng ating Panginoon at nabuhay na muli, tayo naman ay magkakaroon ng tagumpay, kaibigan. What a great promise ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Roma 1:4, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Nang tagumpay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siya, kaya nga siya ay ating Panginoon at siyang ating tagapagligtas, sapagkat siya ay merong pinapangako sa atin na buhay na walang hanggan. Kaibigan, tanggapin natin ang mga pangako ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Bago tayo manalalangin, ay nais kong basahin ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Pilipos Kapitulo 4, versikulo 6, narito ang pangako ng ating Panginoon. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang suliranin sa buhay mo? Meron ka ba ngayong kinakaharap na mga hamon sa buhay? Ilapit natin sa Panginoon. Marahil nawalan ka ng trabaho, ilapit natin sa Panginoon. At ang Diyos ay magbibigay ng mabuting trabaho para sa iyo. Tayo ay manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, muli po kaming lumalapit sa oras na ito. Taglay po namin ang pasalamat at pagpuri, sapagkat karapat dapat po kayong sambahin, karapat dapat po kayong purihin, sapagkat kayo po ang aming Diyos. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa inyo. Sa pananampalataya ng aming Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Panginoon, naibulong na po sa inyo ng aking kaibigan ang kanyang mga hamon sa buhay.
tulungan po siya, pagpalain po niyo siya. At kung sakasakali merong may karandaman sa kanyang tahanan, inyo pong pagalingin, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang kanyang mga pananim. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang aming mga nanunungkulan sa aming bansa, mula sa aming Pangulo, sa pangalawang Pangulo, tulungan po sila, Panginoon, nanupat maging ang mga cabinet members, ang mga mababatas, ang mga nasa hukuman, at gayon din ang mga gobernador, ang mga mayor, at gayon din ang mga nanunungkulan sa aming mga barangay, magkapit-bisig nawa sila, magtulungan sa bawat isa upang maitaguyod ang mabuting programa ng aming gobyerno upang ang bawat isa ay magkaroon ng kapahingaan sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Marami siyang mga pangako. Maging baunawa sa atin araw-araw ang mga pangakong ito ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, nama po ay naging inspirasyon sa inyo itong life story ni Joshua na huwag po tayong matakot sa suliranin o mga pagsubok sa ating mga buhay. Bagkus, tayo po ay magtiwala at manalig sa ating Panginoon dahil the Lord will uphold us because God is the God of solutions. Kung meron po kayong katanungan o anong po yung gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. O dinon po kaya sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaari rin po kayong padala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At pwede din po kayong mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang po ang bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Habang inaantay natin ang pagdating ng ating Panginoon, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59 verse 1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli, mga kaibigan. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandatang siya sa lubunin.
I am His.
together.